and lie unto his neighbor in that which was delivered him to keep, or in fellowship, or in taken away by violence, or have deceived this neighbor. Let's pray, Lord. Salamat sa aming sa inyo po, Panginoon, katapatan sa amin. Salamat sa mga activities. Again, tuloy-tuloy po ang bawat isa. Panginoon, I pray na kayo po ngayon naman, importanteng topic, importanteng moment, Panginoon, sa aming pag-aaral. We pray na umilis po kayo, Lord, at baon sa aming isipan, Panginoon, sa puso namin. Important siya, Panginoon, ang fellowship. At ano ba yung tamang fellowship? At ano ba essence ito, Panginoon, sa aming buhay? So I pray na kayo po manguna. Upatawarin niyo po ang kasalanan, Panginoon, sa inyo. Ganun din sa bawat isa. At yung ibang bagay na naiging cause ng hindi magandang fellowship, Panginoon, or nabibreak yung fellowship, I pray sa isip din namin ngayon, but malaman namin yung bagay na dapat namin gawin about those things, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maka po na po. So, good morning po sa lahat. Good morning. Title po nito is, actually, title po nito is Or in Fellowship. Or in Fellowship. Subtitle nito, The Essence of Fellowship. Ano nga lang pinag-usapan natin kahapon, eh? Di ba? So actually, yun nga po kasi hindi ako makatulog eh. Naisip ko si yung tanong niyo, Brad. Tsaka kailangan din kasi natin, amen? Ito po yung lumang outline ko, which reminds me, meron pa akong mga lumang outline ko, meron akong ano eh. Yan. So, define po muna natin ang fellowship. So, yun nga po. Ano ba ito? Kasi ngayon, ang iba, naging church na yung fellowship. Diba? Yung word na yan kasi abuse na eh. Tapos yung sa iba naman, pag sinabi fellowship, ano yan? Kainan. Hindi naman masama yun. I believe yung fellowship, sa fellowship, kasama yung kainan, pero yung kainan, hindi fellowship. Tignan nyo ba yun? Hindi ganun kababaw yung ano. Pero actually, may makikita natin yung mga negative dito, yung mga neutral, makikita natin. So kasi para pag alam mo yung word, eh, ilang beses sinabi ito sa Bible. No? Actually, parang nabilang ko is, kasi dadaan natin lahat, halos. Okay, ano ba yung sabi ng fellowship? Yeah, essence of fellowship. Okay, so binasa natin kanina muna, hindi, mamaya na yun. Tungo tayo sa ating introduction. So, i-define natin ang ibig sabihin ng fellowship. Pag sinabing fellow, ano ba ibig sabihin ng fellow? You are my fellow teacher. Ibig sabihin nun? Okay? Pantay. Nasabi natin kahapon yan. Inuulit ko lang para sa record. Tsaka, yung mga wala rin dito kahapon, no? So, wala yung live. Ano nangyari? Okay lang yan, wala, ganun eh. So, yan. So, fellow, huwag sila yung fellow, companion. Kasama ko. Okay, comrade, associate. Bihan mo na, i-patch ko na lang. Okay, ano pa? They have been fellow since childhood. Yun sa example natin. A person belonging to the same rank, class, or equal peer. Nabagyan natin kahapon. So, kaya, mag-fellowship ka, huwag munang isipin yung kung saan ka nakakalamang, kung saan kayo pareho. Ganyan. Pareho tayong babae, pareho tayong lalaki, pareho tayong bata, pareho tayong tao, a fellow man, di ba? Ano ba? The doctor conferred to his fellows. So, pag doctor yung pinag-usapan, mga, yung fellow, ano kaya yun? Mga police? Mga doctor din. Okay? So, adjective naman, sabihin, belonging to the same class or group, united by the same occupation, interest, etc., being the same condition. Okay? Okay, fellow student, fellow sufferers, yan. So, ano yung ship? So, hindi yan, bago ha. Pag yan ay na, linuksong sa isang root word, naging suffix yan, anong sabi dyan? Donating, denoting, condition, character, office, or skill. So, example, clerkship, friendship, statesmanship. Kasi nasabi mo, parang
yung kondisyon ng pagiging pareho kayong clerk. Okay? Or pag sinabing statesmanship, condition or character. Okay? So, ngayon, para maintindihan natin yung essence of fellowship, meron lang tayong 4 points. Actually, ito yung types of fellowship. Sabihin, para pag after ito ng service natin, sermon, kung matapos natin yung umaga, alam mo na yung fellowship. Hindi ka na magtataka, hindi mo nagagamitin sa maling paggamit. Katulad nung, ano bang fellowship ko umaten? Ha? Dapat church yun eh. Okay? So, anyway. So, ano yung mga klase ng fellowship? Ito, binasa natin kanina sa Leviticus. Medyo nakakalito to, kaya medyo i-ano kayo ha. Nakita nyo talaga yung point. So, i-walk to ko lang kayo. So, ano napansin sa binasa natin sa Leviticus 6? So, ito po yung mga rules and kanilang mga ginagawa about sa kanila, no? Kung merong mga crime, okay, mga kasalanan, ano yung gagawin mo? So, mga binanggit dyan, mga nagsinungaling, nawala, ninakawan, okay, nagsinungaling ulit, okay. So, mga rules po sa Leviticus kasi yung mga Levites at yung mga priests, especially, sila yung nag-judge sa mga spiritual na bagay ng panahon nila. Okay? May tanong din, sino mo nagtanong, ano? Bakit daw sa priest sila pumupunta pag may ketong? Sino mo nagtanong na? Dito ba yan? Hindi yata dito. So, basta, doktor ba sila? May nagtanong sa inyo nun eh. Di ba ikaw? Si Daddy. But so, hindi naman sila doktor eh. Naalala ko yun eh, yung tanong. So kasi pag spiritual matters, alam niyo yung sakit, sino ba yung nagpapagaling? Sino yung nagbibigay ng sakit? Sa Bible, sabi yan, Diyos yan eh. Kaya nga malakas yung loob natin kung naalala niyo yung sa pandemic nila. Kaya tinanong ko pa yun, ano ba to? Hinto ba namin church? Hinto ba kami mag-soul winning? Eh, hawak mo yung Diyos yan eh. Diba? Kung bigyan ka ng sakit, di siya rin magpapagaling. Kung gusto kanyang pagalingin, maproteksyon ng kanya kung gusto niyang proteksyonan. So, yung nag-judge po niya yung mga priest. So, anong kinalaman ng fellowship dito? Kasi mapapansin niyo, ito yung first mention ng fellowship sa Bible. Okay? Sabi dyan, if a soul sin, anong gagawin natin? Sabi, and commit a trespass against the Lord, nagkasala siya sa harapan ng Diyos, and lie unto his neighbor, nagsinungaling siya, in that which was delivered him to keep. So, ano yung madalas? Ano, pera. O, pinagkatiwalaan ka sa mo gagamitin daw. Okay, naalala ko tuloy ating sponsor, no? So, nagbigay sa atin kasi ng konting budget para sa doon. Kasi alam niya, gastos. Eh, kung yung pambili ko ng cellphone nyo, paano? Alalaman niya ba? Di ba? So, yung pinagkatiwala sa'yo, kasi minsan hindi na ina-account yan eh, kasi nagtitiwala sa'yo. Naalala ko yung panahon ni Josiah ata yun, naalala niya yun. Nagbabasa kayo ng Bible. Sabi doon, ang daming pera. Hindi na nila binilang kasi may tiwala. Basta sigurado yun sa temple pupunta yan. O ganun din, kaya ganun tayo rin dito sa church eh. No? Hindi tayo masyadong binibilangan nyo ba si pastor pag ano, nag-tithes kayo. Oh, pastor, saan napunta yung ano? Nawala yung 50 pesos dito ha. Ganun ba kayo? So may tiwala kayo, hindi na. No? Anyway, dito po, sabi dito, so, pag nagsinungaling ka daw sa isang bagay na pinagkatiwala sa'yo, mas biglang siningit niya or in fellowship. Diba? Or in a thing taken away by violence. So, ibang bagay na naman yun. So, kumana, merong ninakawan ng bike dito. Okay? Or had deceived his neighbor. So, ano yung napansin niyo dito sa listahan dito? Ito yung mga listahan ng kasalanan. Especially kasi pinag-usapan kayo pag kayo-kayo. Hindi sa ibang bansa, ha? So, may gagawin tayo dito pag may nagkasala. Hindi naman lahat pinapatay, di ba? Pinapatay lang yung mga heinous crime. By the way, para ibabalik daw sana yan ngayon, di ba? Tama lang yun. Kaya ang daming mga siraulong ngayon, eh, kahit anong mangyari, kulong lang naman. So, what? Eh, kung papatayin ka pag nahuli ka, eh, mag-iisip ka ng 10 beses, di ba? So, nasa Bible po kasi yun. Anyway,
Pag tayo-tayo lang, walang pataya, tapos mababaw na kasalanan, okay? Sinasabi dito, pero gusto kong bigyan natin ng pansin, bakit napunta sa fellowship? Ganito po yan. For this sermon, mag-focus po tayo, kasi hindi yan mababaw po. Kaya nang tanong kahapon eh, dapat ba lagi may games sa fellowship? So parang nilagay niyo yung word na fellowship sa isang mababaw na context na basta may kainan, fellowship, parang party-party fellowship, parang gano'n. No? Ayun, hindi yan masama yun kasi nga, sa mababaw na context, okay lang yun kasi yun ang pagkakaunawa talaga dun eh. So may party ng church, ginagawa ng program ng church na may konting kasiyahan, kasi nga, para sa fellowship. Pero malalaman natin ngayong umaga na mas malalim pa ang ibig sabihin ng fellowship dyan sa party-party, sa kasiyahan, games, at saka sa ano naman yan, okay? Balik natin itong thought na to, okay? Pero gusto ko lang sabihin dito, point number one, type of fellowship is, nakita nyo kanina, di ba? Special. Ibig sabihin, kakaiba siya. So, sinabi doon, parang sinasabi niya kanina, na huwag kang magkakasala, huwag kang mag-isinungaling, huwag mag-anaka, huwag kang, sabi doon, maging violent, or manloko, okay, deceive. So, pag yung fellowship pala, special yan, ibig sabihin, huwag mong i-offend yan, ibig sabihin, huwag kang, huwag kang mag-offend sa fellowship. Kasi pag may pinagkatiwala sa'yo, alam mo, dapat tayong magkakasama dito, maayos tayo, tapos tidor ka o something, o wala kang pakialam sa ibang tao. Okay? Hindi dapat ganun. Okay, mamaya, balikan pa natin yan. So, number one lang, special. Number two, neutral. Okay? Tingnan natin sa Psalms 94:20. Kasi natin itong umaga. Sabi po dito ay, may basa, ready, go. Shall the throne of iniquity have fellowship with thee, which reigneth mischief by the Lord? Natindihan niyo ba? Shall the throne of iniquity have fellowship with thee, which frameth mischief by law? Sa Tagalog, magkakaroon ba ng fellowship ikaw? Doon sa, pag sinabing throne, siyempre yan, mga hari yan, or mga may panungkulan. Iniquity, loko-loko. Okay? Makikipag-fellowship ba? Kunwari, si Marcos namigay ng 1,000 isang araw sa mga ano niya. Ay, gusto ko rin yan ah. Fellowship tayo. Ibig sabihin, ano tayo? Nagkakasundo tayo. Okay? Which frame it mischief by a law. Tindi nun, di ba? Parang itong pinag-usapan na naman sa US, yung kaya nga naging legal yung abortion. So yung mga matinong tao, hindi ka mapatay ng bata. Amen? Pero nung ginawang legal yon sa US, mga 1950s daw yan. Tagal na rin, no? So nangyari, yung mga loko-loko, lalo naging loko-loko kasi nagkaroon sila ng batas na pinapahintulutan sila. Pag may sinabi, may nagsabi sa kanilang Kristiyano, masama yan, papatay yung bata. Eh, ano ba sinasabi ng batas? Ano? Wade versus Roe. Roe versus Wade. Mga ganun yan, yung kasa nila eh. So, makikipag-fellowship ka ba doon? So, actually, gusto ko lang sabihin dito, negative to, di ba? Basahin muna natin yung iba. Bago natin i-drive yung ating point. 1 Corinthians 10:20. Ang sabi po dyan ay, ako muna, but I say, the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. And I would not that ye should have fellowship with devils. Sabihin, pag sinabi fellowship, hindi laging positive. 2 Corinthians 6:14. Sabi naman dyan po ay, be not, kayo muna, ready, go. Mga young people, ready, go. Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Ephesians 5:11. Mga hindi young people, adult, ready, go. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather with
Okay, so napansin natin puro negative, di ba? So gusto lang sabihin dito, pag sinabing fellowship, hindi laging positive. Pwede maging negative, pwede maging positive, depende sa kinakasama mo. Kung kinakasama mo, loko-loko, inuman tayo doon para band, yun ang tawag pa nila sa banding. Maganda yung banding, pero kung kalokohan, hindi maganda, di ba? Sinabanggit kanina, darkness, works of darkness, fellowship with the unbelievers, hindi maganda. Okay, so number one, may special meaning ang fellowship, malalim, pero may mga neutral din. Sabihin na hindi yan laging positive, minsan pwede yung negative. Pwede mong gawin sa mabuti, pwede mong gawin sa masama. Ganyan ang fellowship, okay? Next is, dito tayo sa positive. Ano yung tamang at magandang fellowship? Ano yung talagang characteristic ng magandang fellowship? Tingnan natin yung example mismo ng early church. Okay, ready? Kayo naman ulit. Ready, go. And they continue steadfastly in the apostles' doctrines and fellowship and in the breaking of bread and in prayers. Okay, so kaya tayo mabaptis, pag may fellowship, meron pa rin doctrine, di ba? So kaya may konting kasayahan, may doctrine. So balance, di ba? Maganda. Huwag lang mo sobrahan. Iba naman sa atin, ginagawa tayo mga ano, ayun ko, napansin ko iba. Kaya ginagawa ko tuto. Pero minsan kasi okay yun sa iba para tulad ng ibang malungkotin. Ang may malungkotin, ang gusto lang dito siguro, konting ano tayo, konting games, konting ano, sasaya na yan, di ba? Yung gano'n, inaabot kasi natin yung ibang mga tao din, mga bata pa, gusto nyo, konting games. Pag hindi nag-games yan, hindi napagod, di makikinig yan ng Bible. Mga gano'n yun ba eh. So kaya hindi rin masama, di ba, may mga pagkakataon. Pero gusto ko lang i-point dito, kung mag-fellowship tayo, ano yung magandang fellowship? According and bounded by the truth. Okay? Kasi nga, walang kwenta yung samahan pag walang katotohanan. Bakit kayo nagsama-sama dyan? Laging ganun ang tanong eh. Dapat ha, pag kami sasamahan ka kapag may mga pastor yung ano ba agenda natin dyan? Okay, kasi ba't ka mag-asaya ng oras kung wala namang agenda, walang gagawin, walang pag-uusapan, di ba? May mga ganun po kasi. Ganun din ngayon yung mga sa company, ganyan. Hindi mo na alam eh. Punta tayo doon. Ano meron? Basta masaya doon. Yung ibang medyo hindi importante, wala namang ginagawa sa buhay masyado, punta naman. Sana hindi kayo ganun ha. Nasa church ako ngayon kasi wala akong gagawin sa bahay eh. No, minsan, ganun nga ito tayo. At least, nadala kayo sa tama. Pero, yung mga tao may importanteng ginagawa sa buhay nila, sa schedule nila, sa oras nila, sa pera nila, hindi yung basta-basta punta, gatanong muna yan. So, ganun din tayo dapat. Amen? Ngayon, pag andyan ka na, ano yung standard na maganda bakit tayo nagtipon-tipon? Di ba? Ano yung pinaka-pinaka? So, dapat nagkakaayos tayo sa katotohanan. Kasi yung iba po ganito. Iba naman sa, lala ko lang yung mga pagkitipon, no? So, yun nga, pumunta ka dito, basta. Okay, pumunta ka ngayon doon, nakita mo, dahil tao. Ba't kaya? Pumunta mo doon ngayon, iba, nag-ano na. Power! Mga gano'n na. Eh, di mo alam yun. Mukhang okay to, mukhang masaya dito. Punta ka, ano yung dahilan, bakit sila doon? Ha? Pera, di ba? Pera-pera yon, business. Oh, walang masama sa business, kaso utuan yun, networking. San pa? Itong mga, ano ba yung alam nyo mga yan? Mga rally, di ba? BBM, bigla na wala yung virus, di ba? Bakit sila andun? Dahil mahal na mahal ko ang bansang Pilipinas. Siguro yung mga 1% totoo yun dun. Pero iba dun, nabayaran. Karamihan dun, nabayaran lang. Tapos may pagtalo na yan, kala mo naman talaga may alam. Kaya ako naasa pag mga Kristiyano pa yung bumabanat, supposedly, matino, di ba? Even worse, pag kay Marcos pa. Hindi na ako sumasagot kasi ayaw ko sana sa ano eh, politika. Stick lang ako pag sa Facebook, stick ako sa importante. Kasi walang katapusan yan. Nausapan yan. Pag sinabi mong galit kay Marcos, iya-assume agad kay Lenny ka. Parang Calvinist din. Pag inano yung Calvinist, eh, Arminian ka, no?
mababaw yung mga tao, so walang... Anyway, pag nagtipon yan, dapat may dahilan. At yung dahilan, ano, hindi dapat pera lang, mababaw na dahilan, nasa church ka dahil wala kang magawa. Nasa church ka, fellowship tayo kasi masaya, hindi ka masaya, so balungkot mo, kawawa ka naman. Kukuha ng konting saya. So again, sa mga kailangan ng ganun, gusto natin ma-reach, gusto natin matulungan, pero mapakababaw nun. Kaya tayo mga Kristiyano, kung mag-fellowship tayo, dapat according sa, kaya sabi dun eh, ba't sila nag-fellowship? And they continue steadfastly in the apostles, doctrine and fellowship, hindi lang fellowship, dahil masaya, kailangan ko ng kasama, kailangan ko ng kausap, kailangan ko na may magsasabi sa akin, pogi mo naman, kahit hindi. Hindi, una, nauna yung doctrine. Kaya tayo nagsama-sama, kasi ang hirap minsan mag-aral din ang patulad sa grupo natin, sino yung magtuturo kung wala ako? Kunwari, si Brad, okay din naman. Kasi mas maganda kung nandito tayo lahat, focus na focus tayo, may authority yung magtuturo, tapos nakafocus tayo lahat. Kasi iba, invite natin, okay naman yung invite-invite. Pero, alam nyo naman yung mga hindi masyadong active. Labas, pasok, di ba? So, importante, masaya yung fellowship, pero may doctrine. Ibig sabihin, sa katotohanan. So, hindi mo pwedeng ikumpara yung church sa rally ni Lenny o sino man yan. Di ba? Nung puro pera na sila, naglulukuan sila. Pagkatapos nung, magnanakaw na yung sinong sinuporta nila. Siyempre, hindi nila papaalam. Pero dito, tayo nag-fellowship, tayo nag-gather. Hindi para wala akong makausap, wala akong ibang friends, kundi sa church. Iba yun. Okay yung may friend ka sa church, yung sinasabi kanina natin dyan, ha? Iba naman yung, kaya ka na sa church, salamat kung may kaibigan, pero minsan kahit wala, kung talagang kakaiba ka, katulad ko dati, loner. Pero ang pinakipuntate yung doctrine. Kasi pag nagkaisa rin tayo sa doctrine, maganda ang fellowship. Kaya yun yung tanong kong pasasagot, so bakit nagkakano, hindi pinag-usapan yung Calvinist na nga yan, sabi ba naman sa akin? Eh, kasi ito, mga sensitive yung mga yan kasi. Yun lang yung sinabi sa akin. Hindi na ako sumagot kasi nag-iisipin ako na medyo magandang sagot eh. Pero isip-isip ko lang kung sensitive. Ba't natin tinatolerate kung pastor ka, sensitive ka? Importanting topic yun. So kaya walang maayos na fellowship. Iba yung dahilan bakit nag-fellowship. Kasi hindi maayos yung doctrine. Ganon din tayo pag sira tayo. Kunwari, may tinuro ako tapos medyo diskumpiyado yung iba sa inyo. So parang nakakatamad ng pumunta doon kasi parang mali naman yung tinuturo, di ba? So ako, nag-soul winning ako, tapos parang mali yung tinuro. So paano ako mag-soul winning? So ganun. So ang dami pong ganyan. Kaya number three, yung magandang fellowship bounded by the truth or doctrine. Doon tayo nagkakaisa. Alam natin, pag lumabas tayo, nagkakaisa tayo ng tinuturo natin. Hindi tayo naggagala lang. Malakas yung pwersa natin kasi alam natin magkakasama tayo sa hirap at ginawa kasi importante nga yung ginagawa natin, yung goal, yung mission natin, at sigurado ka dun. Intindihan nyo? Hindi lang saya-saya, kasi yung saya-saya lang pwede kang lumipat agad, tumalon ka agad sa kabila eh. Kasi masaya ngayon, hindi na masaya dito, doon naman na sa kabila, di ba? Ano ba meron kayo dyan? Kahit pastor yan, kahit Yeshua yan, pag may makukuha ako dyan, dyan muna ako. Pangit ka fellowship ng ganun, di ba? Tapos biglang mamaya, dito naman sa atin, oh, nasan ka nung ano? Parang hindi mo makapagpalooban. Hindi mo makuha yung loob niya at loob. Kasi, alam mo, plastic. Tama? Alam mo, para lang sa may makukuha. Unlike, kung tamang church at active ka at bounded by truth and doctrine, yung iyong fellowship. Kaya andito, kahit ayokong kasama to, di ko nga kilala to, pero nagkakaisa kami sa doktrina, at sa katotohanan, at legitimate church yung kinabibilangan namin, maganda yung fellowship. Amen? Amen. Sana nakukuha niyo kasi yung meat and potatoes ang sinasabi ngayon. So this time, tapusin natin na last type of fellowship. Ito medyo practical na. Okay? So, sa Bible, ano ba yung magandang type ng fellowship? So, hindi lahat, pero basta yung best na sinabi niya sa Bible. So, number one, with the saints. Eh, kaya naman na yung pag-fellowship, gusto ko maging masaya. Tama naman yung, kaso mababaw yan,
pag gusto mo kahit basta lang maging masaya, edi kahit sino rin yung gusto mo makausap, di ba? Basta masaya, basta kausapin lang ako. Babaw eh, di ba? Tingnan mo yung ano, sa Bible, sabi dito, 2 Corinthians 8. Po, sabi dyan, ready, go. Break us with much entreaty, that we would receive the gifts, and take upon us the fellowship of the ministry of the saints. Okay, ano daw yung klaseng fellowship yan? So, nagsama-sama sila, nagbibigay sila ng regalo, kung ano man yan. Diba? Katulad nung nagbigay sa atin, sabi niya, sige, gamitin niya, basta sa maayos. Para maligtas yung mga tao dyan. Diba? Ang ganda, diba? I mean, sige. Diba? Tatanggihan ko ba yun? Para maraming maligtas dyan. Yan, para, kasi may fellowship tayo, kahit di ko kilala dati yon, nagkakais tayo sa isip, sa puso, at sa mission natin. Eh, wala kami dyan. Andito lang kami. Andito kami sa malayong lugar. Pero yung pera, nakakarating. Ayan, pastor. So, nagkakaisa tayo ngayon sa ministry. Amen? So, number one with the saints. Ibig sabihin, ang gusto mong kasama, yung mga ligtas din. Gusto mo bang kasama yung mga unsaved? Minsan, samahan mo. Diba? Minsan, di maiwasan yan eh. Sa trabaho, sa, alam mo na, business, sa school, sa lako, yan, sa court, di ba? Hindi ganun. May court pa dito, puro Kristiyano naglalaro. Anong ganun eh. So, pwede mo silang kapakisamahan at dapat nga. Pero, nakalagay ka sa tama, no? Pero, ang gusto mo talaga kasama, yung may pagpalagayan mo ng loob, hindi ka nag-iisip na baka siguhin ako sa mukha nito mamaya, sinasadya. O, hindi ako sinasadya, pero sinadya. Di ba? Gusto mo yung mga saints, okay? Mga ligtas. Yan ang best type ng fellowship. Okay, again, di yan. Yung fellowship dyan, di church. At yung church, di fellowship. Kasama lang yung fellowship sa church. Nag-fellowship yung church. Walang kapalitan church. Next is Galatians 2:9. Sabi naman dyan ay, and when James and Cephas and John, who seemed to be pillars, received the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship that we should go forth unto the heathen, and they unto the circumcision. So, familiar yan. Siya nagkasalita dyan si Paul. So, si Paul ay loko-loko dati, pero maganda dito, inausap niya yung mga pillars, ito yung mga leader. So, maganda niyan, yung iba galit kay Paul. Kasi nga, loko-loko eh. Kilala ko yan eh. Oh, paano yan? Ang maganda dito, ang kinasama niya, yung mga nakakaintindi. Okay? Yung mga leader na, okay, loko-loko si Paul, pero binago siya ng Diyos, naligtas siya. Anong gagawin natin kay Paul? At sinamahan pa siya ni Barnabas, sinuportahan siya. Kaya sinabi dyan, binigay sa kanya yung right hand of fellowship. Yun ang maganda, di ba? Si Paul ngayon, di na siya naghahanap ng ka-fellowship ko. Yung mga patulad ko, mga pariseyo, na matalino, mayaman. Hindi, nag-isip lang siya. Sinong gusto ang ka-fellowship ngayon? Yung mga Kristiyano. Amen? With the saints. Then last, this point is, hindi pa last. Second to the last. Philippians 3:10, kayo naman, ready? Go. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Okay, sino yung mga kasama ni Paul na pinapatay? Susubukang patayin. Hindi mga saints din, di ba? Tinutukoy dito ang Panginoong Jesus, pero ang kasama talaga niya, siyempre, yung mga, yan, sina Paul, sina Silas, Barnabas, so yung mga nakasama niya nakulong, si Silas, di ba? Sa Philippians, yan, Philippians. Sa 1 John muna tayo, bago ang point. Ako naman, sabi dyan, but if you walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another. In the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us. Sino yung us dyan? Sino yung one another? Di sa
yung mga ligtas. Amen? At hindi lang basta ligtas, yung mga sumasama talaga. Amen? Sino nililinis? Yung mga inactive. Sino mga nakasama natin pag labanan na? Yung talaga mag-iiyakan kayo pag nagkaroon siya ng problema. Hindi naman yung mga inactive eh. Yung mga inactive para mga spectator lang yan. Ano nga? Dapat sila nag-iiyakan doon. Ba't itong isa, ano, ba't pray-pray na lang siya? Wala eh. Hindi ka ka-fellowship. Nasabi pa dyan, in the light, as He is in the light. Sino yung in the light? Jesus to. Ngayon, tayo din, dapat doon tayo sa ilaw ng salita ng Diyos. So, kaya yung iba, hindi natin kasundo. Kunwari, ano bang sinabi ko dito? Kunwari, sa TikTok na lang. Simpleng bagay yan, di ba? Iba, ma-open na. Kala si Pastor, masyadong, ano, dinadown ako. Mga bagay na walang kwento. Pero yung iba, tuwan-tuwa. Kaya kunwari, sina yung mga medyo oldies na natin. Na, hindi naman. Kunwari, nagkamali si sinong ano, matanda na. Kunwari, si Brother James. May ginawa siyang mali nung bata siya. Kunwari, ganun. Tapos nag-preach ako ngayon dito. Sapul ako dun ah. Matutuwa ba siya o hindi? Depende. Kasi kung sinasabi ko yung totoo, mautuwa siya kasi para hindi nagayahin ng mga ibang bata. So hindi siya magdaramdam. We have fellowship. Nagkakaintindihan kami. Nagkakaunawaan kami. Kasi ito lang naman sinasabi ng salita ng Diyos eh. So ganun din yung mga young people na gusto sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi niya isipin na yan, nire-restrict naman kami. Anong walang TikTok, anong walang ML, anong walang Playboy, di ba? Gusto ko, pogi ko kasi, gusto ko marami akong ganyan. Sasabihin isa lang. Di ba? Hindi ka na yung pag-fellowship kung gano'n ka, malayo ka sa amin. Ganun yun. Pero pag nagkakaisa tayo, walang problema niyan. Amen? At sabi nito, nililinis ka pa. Yun ang masaya. Kung dati kang madumi, karnal, sige, lumalakad ka na sa katotohanan ng salita ng Diyos, di okay na okay. So, yun ang last. So, ibig sabihin ko, best times with the saints. Gusto mo bang ka-fellowship? Ulit-ulit na ako, you know? Yung mga, paano yung mga backslider? Kristiyano din naman. Gusto mong kasama yon? Hahataking ka nun. Sa kalalagyan na hindi mo gusto. Bobolahin ka pa niyan. O, dito na lang tayo sa Yeshua. Pero, ewan ko, ba't ganun tawag nila? Pero, sa kaya, tapos magkakasama tayo, di ba? Masaya. Hindi according sa katotohanan. Okay? So, with the saints. Kaya alamin nyo lagi yung mga kasama nyo, ligtas ba yan? Lagi natatanong nyo, ligtas ba to? Ay, nililigaw, ligtas ka ba? Ba't mo nililigawan? Ako, ligtas eh, ikaw. Dapat ganun. Diba? Kaya, kino-close ka, mga lalaki naman. Ano-ano sa'yo, parang ali-aligid sa'yo. Ligtas ka ba? Ganun lagi. Ganun yung pinapanood nyo. Ligtas ba to? Pinapakinggan nyo. Ligtas ba to? Kasi walang maayos na fellowship kung di ligtas. Amen? Paulit-ulit na ako, ha? And, anyway, so with the saints. Number two, with... with the things of God. Okay? So, dito tayo sa... patapos na po tayo. Ephesians 3:9. Ako na lang, and to make all men see what is the fellowship of the mystery. Fellowship of the mystery. Ano yun? Ito yung mga bagay na pinag-aaralan natin na hindi naiintindihan ng iba. At kung ikaw hindi mo naiintindihan, hindi ka wildo kung gusto mong intindihin yung dapat mong maintindihan. Na hindi mo naiintindihan ngayon, pero later, syempre, in-expect mo, maintindihan mo rin. Amen? Fellowship of the mystery, which from the beginning of the world has been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Pansinin niyo yung mga totoong mananampalataya, malalim yan eh, hindi yung katulad ng iba. Di ba? Ang pinagsasabi mong mga pag dumating yung rapture, ano ba yun? Di ba? Ano ba yun? Gusto mo rin malaman nyo, mystery yun sa iba eh. Ikaw, puro ka doktrina, puro doktrina, kasi yun yung sabihin kong things of God, yung sabihin, gusto mo lagi yun ang pinag-uusapan. Hindi ka mababaw, hindi ka yung tipong, usapan na natin yung buhay ng mga, ano, artista, si, ano, si Day and Moon, ah, ano, si Sun and Moon, kung ano man yun. Yung mga Korea, na, ano man yan.
Dati Hollywood, ngayon Korea na, no? So, ang gusto natin pag-usapan, kailan ang rapture? Anong gagawin natin? Huwag nangyari dyan. Anong gagawin natin pag may yung kasama natin, nag-rock and roll na? Anong gagawin natin pag yung kaibigan natin, sesheran natin, paano natin sesheran? Yun ang puro ganun ang usapan natin eh. So, bukod sa kasama mo yung saints, anong pinag-uusapan nyo rin? Kasi minsan, mga ligtas din, ang pinag-uusapan, basketball. Pag-uusapan si Pacquiao. Pag-uusapan si Bongbong Marcos. Di ba? Walang kwenta. Eh, with the saints eh. Kaya nga, di tayo natapos doon. With the things of God. Nasa church ka na, pinag-uusapan. May mga ganun pong church, may niwala ba kayo? Ano pa? Philippians 1:5. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Kaya nga, pag sumasama kayo ng soul winning, yun ang topic doon. Mapunta pa lang tayo doon. Paano yung ginagawa yan? Eh, paano kung ganyan? Paano ganyan? Fellowship of the gospel. Hindi yung ang tagal mo ng Kristiyano, hindi ka pa mag-soul winning. Ngayon, kung bago ka lang, okay lang yun. Pero pag tagal-tagal mo, interesado ka dyan. Kasi yan ang fellowship na gusto natin. Hindi yung saya-saya lang. Forma-forma, gala-gala, ano pa? Landi-landi, TikTok-TikTok, post-post, my day, my story. Hindi na natapos yan eh. Tingnan mo yung app ngayon, sari-sari na. May update na naman. Pinipilit itong mga ito kasi gusto nila, mahuka dyan. Di ka na, tali mo na kaya sa ulo mo yan. Nakita niya ginawa sa ano, yung anak niya, anak ko po, nakaganyan lang, itali ko kaya sa'yo. Tinali niyo, nakaganon. Ang gagaling nito mga ito, hindi ka na makaalis. Dahil pinapauso. Okay, tapos mo tayo Philippians 1:5 and then Philippians 2:1 naman. Sabi dyan, if there be any therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, hindi of the gala, of the Korean novela, hindi ha, fellowship of the Spirit, if any bowels of mercies. So kasama po yan. Ibig sabihin, concern ka hindi sa ay kawawa naman, nagkasakit kasi sa kalokohan niya. Hindi ganun ha. Ang pinag-uusapan natin dito, yung naawa kasi kapatid. May pinagdadaanan siya kasi for example, nagmamadaling mag-mature. Kunwari, gusto maging soul winner agad. Na-reject ngayon. Diba? So comfort mo yun. Brad, okay lang yan. Ganun talaga. Nakakaawa ka naman, nakagat ka ng aso kasi soul winning tayo. Ano lang yan? Di ba? Ano yung bowels and mercies and fellowship of the Spirit pala. Ibig sabihin, pag-usapan pa rin natin yung salita ng Diyos. Pero may fellowship tayo, masaya. Pero, according sa will of God. Naintindihan nyo ba? So again, best time with the saints, with the things of God. And then, ang pinaka-pinaka niyan, siyempre, na-expect na natin, sino yung talagang ka-fellowship natin? Pag ang lagi mong kasama, mga mananampalataya, salita ng Diyos, eh di sino? Si Jesus, di ba? Sabi dito, if we say that we have fellowship with Him, uy, kahapon nag-pray ako, kasi ngayon, carnal ka, di ako naniniwala. And walk in darkness, we lie. And we do not the truth. Sinungaling, anong katatapos mo lang mag-pray ngayon? Gusto mong usapan, ano na naman, lokohan. Hindi ka nag-pray nun. Oh, nag-pray na po ako, pray po. Uy, ako naman, eh, salamat, nag-pray na naman si Yesha. Ay, salamat, nag-pray na si Ezzy. Totoo kaya? Pag hindi nakikita sa inyo, parang lumalakad sa dilim, iba yung lumalabas sa bibig mo, iba yung tingin mo, iba yung ginagawa mo, sinungaling ka. Hindi tayo magka-fellowship at hindi mo ka-fellowship ang Diyos. Okay? So, pwede yung negative. Tayo sa positive. Tapos na po tayo. Dalawang verse na lang. Sabi dito, God is faithful by whom you were called unto the fellowship of His Son. Hindi lang sa mga saints, hindi lang sa things of God. Ang gusto talagang ka-fellowship ng Diyos para sa iyo at ikaw din, nare-realize mo o hindi, ang dapat mong ka-fellowship ay ang anak ng Diyos, si Jesus Christ, ating Panginoon. Amen? Paano yung, paano ko siya fellowship?
Panalangin, gawin mo yung gusto niya, alamin mo yung gusto niya, meditate mo yung ginawa niya, gustuhin mo yung gusto niya, gawin mo yung ginawa niya, hindi lahat ha. At least yung gusto niya, yung same goal kayo. Kaya siya namatay para sa lahat ng tao, para maligtas yung tao. Anong gagawin mo? Mamatay ka rin. Hindi, hindi ka qualified. Ano kailangan mong gawin? Soul winning. Aralin mo yung salita ng Diyos, nakita mo pala. Galit na galit siya sa maling doktrina, di ba? Napansin niyo ba yon? Walang pagpo sa Bible na sa New Testament, sa Gospels, na wala siyang katunggali eh. Eh, huwag tayong makipag-debate. Puro praise the Lord na lang. Eh, di ba, hindi tayo mag-praise the Lord kung iba, niloloko. Daming loko-loko dyan. Anong gagawin mo? Ano yung magagawa mo? Aralin mo! Tapos, siyempre, may compassion ka ngayon. Tapos, didiskarte yan kung paano yung mga naloko na hindi maloko. At yung mga hindi pa naloloko, maunahan na natin, di ba? Yun ang fellowship talaga natin sa Panginoong Jesus. At kaya kahit kunwari, mga carnal kunwari, 50% dito carnal, 50% spiritual, sino pipiliin ko pa-fellowship? Kung pastor ka, lahat siya makisama mo, di ba? Pero ultimately, ang kausap ko, ang Panginoon lang. Kahit pa may magloko dito, ayoko na magpastor kasi loko-loko yung ano, iniwanan ako ni Brother James, kunwari lang. Ayoko na. Hindi ako mabubuhay. Nung wala. Hindi, buhay pa rin ako. Amen? Kayo din. Ka-fellowship kasi natin ang Panginoong Jesus at siya hindi niya tayo iwanan. Last, hindi tayo iwanan eh. 1 John 1:3. Kayo naman ulit, ready, go. That which we have seen and heard declare we unto you, that we also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus. Yan. So, gusto naman natin kasama yung mga mananampalataya talaga. Maganda nga yan, sabagin natin kanina. Pero, really, ang pinaka-pinaka, kaya gusto kong makisama sa mga mananampalataya, kasi ang gusto kong makasama ang Panginoong Jesus. Kasi pag kayo ang nare-remind ako kay Jesus, pag nakikita ko mga kapatid sa Panginoon. Amen? Yung minsan ako, gusto ko rin kasama yung mga kamag-anak. Minsan, masaya yan eh. Pero, pag nakita ko palang, ibang-iba sila sa atin eh. Huwag na lang. Dito na lang tayo sa totoong kapatid at kapamilya at kapuso, mga mananampalataya. Yun ang totoo doon sila, nakikiganon lang sila eh. Kunwari, kapanalig. Kaano pa ba? Kapadyak, sabi sa bike, kapadyak. Kabagang. Ano pa? Kamananampalataya, ganun yung kapatid. Okay, so learn the value of fellowship of the Lord. Ma-importante ba yung fellowship? Nakita mo yun eh, kung wala kang fellowship. Ako basta, ano lang ako eh, loner ako. Hindi ko kailangan ng ano. Kala mo lang yun. Ako, ganyan din ako dati nung na, alam nyo, kaya ayoko doon sa iba kasi na, una-una ako sa mga loko-loko, mga ayaw sa akin. Kala ko, ayoko na sa lahat ng tao. Hindi pala. Naghahanap lang pala ako maayos. Nung nagkaroon ako maayos na kasama, sarap pala nung fellowship, masarap pala yung may kasama ka. Kahit kala mo lang ayaw mo, gusto mo pala. Kaya ngayon, doon ka na sa mga kapuso ka, ano nga. Doon ka. Gusto kahit yung mga Kristiyano, loko-loko, ikala mo lang yun. Makisama ka lang, bigyan mo sila ng time, bigyan mo rin ng time yung sarili mo para magkaalaman tayo, baka hindi mo siya kasundo dahil Marcos siya, ikaw, Lenny. Pagkatapos na wala na tayong kwento, pare-pare, sabi yun, pare-pare lang yung mga yan eh. So, hanapin niyo yung common sa inyo, kaya nga fellowship. At esteem its word, gusto sabihin, talaga importante ang fellowship, o ano gagawin mo? Pursue mo, okay? Every opportunity, importante pala yan, anong gagawin ko? Pag may fellowship, pag may service, pag may soul winning, sama ka. Amen? Eh, may module ako eh, tapusin mo na maaga. Diba? Para kasama ka, eh basta wala sasakyan, mag-pray ka ng sasakyan. O kaya, makipag-usap ka. O, dati, ikaw na. Eh, di ba, ako naman. Ngayon, si Mamayan ngayon na nag-schedule, huwag kayo magagalit. Ako nga, hindi ko na pinapakilaman yun eh. Gusto ko lang, sabi ko kay Mamayan, sinong kasya ba dyan? Sinong ano? Yan. So, paikutin mo, sabi ko, huwag lang, baka paborito lagi natin si Pami. Ganun. Paborito si DM. Hindi. Gusto ko masama. Ngayon, yung ibang inactive din talaga,
Siyempre, papabutan natin yung talagang nag-aaral. Mag-soul winning, hindi yung sumama ko soul winning, nag-gala ka lang, andong ka, mag-soul winning, boring ka. Eh, sasabihin talaga nun, ano ba to, bakit sasama-sama ka pa? Ha? So, i-prioritize natin yung interesado. Okay? So, yun, in-nurture nyo, okay? Wag nyo yung gagawin na, ganito ha. Kung dumating, in case, dumating talagang, alam mo yun ha, nakapasok si Satanas sa buhay nyo, kumari lang. Medyo nabuisit kayo sa isang tao dito, naloko kayo. Ganito gagawin natin ha. Kung sakaling gano'n, kumari, may ginawa si... Yung isa na laban sa'yo, ganyan. Pwede ba at least wag mong sabi nila, don't burn the bridge. Okay? Ano sabihin nun? Lalim nun ah. Ano sabihin lang, wag mong putulin yung connection nyo na basta, kahit ano mo yan, hindi ko na makakasundo itong mukha na to. Wag mong tuldukan, amen? Baka lang may nangyari sa inyo, lalo yan, mga yan, nag-aano na kayo, di ba? Nag-love life na kayo, kunwari lang, sino mga ano dito? Kunwari, si Yesha. Kunwari lang, type ni Rain, tsaka ni Stephen. Kunwari lang, ha? Eh, mag-best friend sila ngayon. Tapos nag-away, ang daming babae dyan, eh. Diyan pa si, hindi na nagbabanggit, ang dami dyan. Amen? Amen. Ganun din mga lalaki, okay, ang dami dyan. Pahalagaan niyo yung inyong pagkakaibigan. Amen? Tsaka ang Panginoon, especially. Kasi pag nahuli ng Panginoon sa inyo, wala ka nun pakialam, eh. Ay siya, nabigyan ng ganito. Ako, wala. Ako nga, wala eh. Diba? Pero okay yung ano. Sana nakapansin nyo rin yan. So, okay. Importante ba fellowship? Hindi yata eh. Hindi na atin. Atin lang kayo. Amen? Bigyan nyo ng time yung kapatid. Kung bad breath, sabihan mo. Or pwede ako sabihan nyo. Para paparinggan natin. Yan. Ang bibigyan natin, marami akong nag-stack ako ng toothbrush yan, tsaka toothbrush yan. Okay, natatawa. Lahat yan. Yung mga nagbibinata natin, di pa marunong kasi yan eh. Itong anak ko nga, lagi siya sabihin, maligo ka nga. Sinong baby yan, yung kasinlaki yan ni Peter, wala, mababango pa yan eh. Pag lumalaki, sabi nga nung isang friend sa Facebook, natatawa ako sabi. Yung mga baby niyong anak, enjoy niyo na yan. Sabi niya, yung mga paa niyan, amuyin niyo na. Kasi pag laki niyan, sabi ng meme, sabi doon, hindi mo alam, parang, ba't may ano nabubulok dito? Ay, pinapatawa ko lang kayo. Pero, matuto kasi kayo, mag-toothbrush, maligo, ng tama, ha? Kasi, nung bata kayo, wala kayong pakialam dyan, eh. Pero ngayon, lumalaki yung katawan niyo, pawisin na kayo, parang magkakaroon ng friends kung mabaho kayo. Amen? Si Pastor, lagi mabango. Napansin nyo ba? Yan, si Pastor, di ba? Sinabi ni Pastor dito yun. Eh. Simpleng bagay lang yun, pero dahil gusto niya nga. Kahit pa paano tayo, hindi na tayo malalaking churches. Kahit yung personal mo na lang, pangalagaan mo. Kaya sinasabi, hindi ko makalimutan si Pastor. Sinasabi niya pa yung simpleng bagay niya. Sabi niya, hindi ako nagkaanghit. Kasi nga, gusto niya, walang masasabi sa kanya. Spiritual, at physical. Yung ibang tao, hindi siya iiwasan dahil lang sa bad breath or something. Amen? Okay ng tawa. Bigyan niyo ng space yung mga bata. Matuto sila niyan. Amen? Oh, sige. Tigyawat lang eh. Skincare. Normal naman yan sa mga ano. Hindi naman kayo mag-rub ng face eh. Diba? So, tolerate mo yun eh. Ganun talaga eh. Kung may pambigay ka ng ano, ako, minsan naiisip ko na rin yan eh. Kasi ibang pastor, hindi naman sa ano, pero mura na kasi yung skincare ngayon, di ba? Oh, naiisip ko na dati yan, kasi pag tumiting ka sa salamin, pastor ako, na-expose ako, baka pwede namang magpa-face, ano ako, facial ako every, kasi nagpatingin ako sa SM, every 2 weeks, eh 500 lang naman, pwede na rin. Pero feeling ko, ang arte ko naman, no? Kalalaki kong tao. Eh, pag tinitingnan ko sa dyan, di naman kita yung mga ano eh. Okay na yan. Baka mukha akong, ano dyan, mukha akong bakla na dyan, ha? Anyway, yan. Kaya kayo, huwag kayong mag-aasaran masyado rin, ha? Malay mo, yan, yung mga lalaki babae daw, minsan inaasar mo yun. Kunwari, si nene, inaasar mo, nung totoy ka pa,
Eh, nung pag nagdalaga pa lang, ganda pa lang, isang ligawan ngayon, eh, wala ka eh. Loko-loko ka pala eh, di ba? Kaya mag-iingat kayo. Yung dalawa to, nagsolo na. Fellowship tayo. Okay, person nyo ha. Sana masaya dyan, masaya sa church. Lalo tayo sa atin, may katapatan tayo. Amen? Nagkakaisa tayo sa, ano, hindi na tayo nagpa-plastikan dito. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa aming fellowship, sa aming topic, Panginoon. Fellowship. Kailangan, Panginoon, medyo dumadami kami, Lord. Nawa, napagkatiwalaan mo kami ng mga kaluluwa. Napagkatiwalaan din kami to the point na maalagaan po ang bawat isa. Fellowship na yan, magandang fellowship. Rapport sa bawat isa, Panginoon, na hindi din po madali na mag-akay. Therefore, let us do good, Panginoon, sa larangan, Panginoon, discipleship at encouragement sa bawat isa. Tinatawag na fellowship, Panginoon. I pray ang unang fellowship namin sa inyong katotohanan at sa inyo mismo, Panginoon, dahil magiging plastic kami, sa church kami, hindi kami nag-pray, hindi kami babasa, hindi kami malapit sa inyo, Panginoon. So I pray na tulungan niyo po kami sa bagay nito, Lord, sa church. Ganun din po, Lord, mag-expand kami. So I pray ang spirito, Lord, na aming ibabahagi sa iba din, ay yung ganitong klase ng spirit na maganda, Panginoon. So, yun lang po, Lord, kayo malulati. We pray also for our food, Panginoon. Maraming salamat na nagpa-prepare na maging kalusugan namin. Pag-solvini kayo mamaya, makaawit din, Panginoon. Mga mag-practice and then ayun, afternoon service, Panginoon, maging tagumpay din po, Lord. Kayo po malulati. In Jesus' name we pray.